Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 common mistakes sa pagtuturo ng reading at kung paano natin ito maiwasan. Hi, I'm Joy, teacher mommy of Louie, and sa channel na ito, sinishare namin about how to teach and learn reading. Kung first time mo sa channel na ito, pakiclick ang subscribe button sa baba para ma-notify ka sa mga susunod pa naming i-upload ng mga videos. So tara, simulan na natin! Struggling reader. Sila yung mga batang hirap magbasa and most of the time, hindi nila kasalanan kung bakit sila nahihirapan magbasa o sila ay mahina sa pagbabasa. Yun palang number one mistake ng video na ito, yung link ng part 1 ay nasa description sa baba. I suggest na panoorin mo na ito para mas masundan yung itong part 2 ng video na ito. Ng problem number 2 is incorrect letter sound pronunciation. Or paano nagiging mali ang pag-pronounce sa letter sounds. And this is my favorite na parang favorite problem. Why? Kasi ganitong nangyayari. Ganitong binabasa ng bata. Ba-a-ta. So what happened is supposed to be this word will be bat. Pero ang nangyari, it became bata. Why? Because of the extra sound. Halimbawa, sa B, nagkaroon siya ng extra sound na A. No, supposed to be no. This one will be only B, but nagkakaroon ngayon, doon yung hindi napapansin ng ating mga mamis na nagiging ba na siya. Halimbawa, sa T, bakit nangyari ay ta? Why? Because of, doon sa umpisa pa lang sa phonics, ay tinuro niya, oh anak, ba ito ah. So, supposed to be, ay yung bata naman, syempre, madaling sing in yung tinuro sa kanya. So, ang sabi niya dyan, ba also. When you sound it out, nagtanong ka sa kanya, ta. So, what we're going to do is, doon pa lang sa umpisa ng phonics, natin pagtuturo ng phonics, you need to teach them na wala siyang A sound o extra sound na A. So, let's go to example. B-E-G. Beg. Beg. K-A-T. S-C-A-T-S. D-O-T. Dot. H-E-N. G E Yes. So how do we determine na tama yung tinuro mo or tinuro natin na letter sound? By asking them, halimbawa, you're going to ask him na magbasa. Let's read this one. Pag itong sinabi ng bata ay B, so you're correct sa pagtuturo ng phonics. Sabi niya A, and then T ang sabi niya, so tama ang pagtuturo. Kung nahihirapan yung mga bata pag samahin yan, pwede yung syllables na ganyan. Da, ba, ga, ha. Number 3 problem is memorization. Merong dalawang under sa memorization is the word shapes and also mga sight words. Ayan. So, word shapes ito. May pag nagturo tayo, huwag nating ituro yung ganito. Halimbawa, yan, magka-shape yan eh. Yan. So, meron yung mga nagtuturong ganito. Ayan. Pag tinignan niya ng bata, of course, ang tingin niya sa dalawang ito ay the same. Why? Because they see that they have the same shapes. Yan, nabasa niya, the same shapes yung word. Okay? So, it's a no, no, no. Huwag na natin ituturo para hindi magkakaroon ng memorization na nagli-lead sa struggling reader. Also, meron yung nagtuturo tayo ng sight words. Naman itong sight words na ito. Pero kailan lang tinuturo ang sight words? Itinuturo ang sight words lang if na hindi na maisa-sound out. Halimbawa, yung sight word na I, sight word na my, you, your. Yan lang yung mga pwedeng i-memorize. Pagdating kasi sa sight word, dapat mine-memorize yung pagminsan, di ba?
the cat sat on his lap. Hindi kailangan na i-memorize, lalo na kung pwedeng i-sound ang mga words. Halimbawa, itong mga words na to, 2 or 3 letters na kailangan i-sound out pa para ang ating goal kasi ay they will read independently. Itin lang ang sight words kapag master na nung bata yung phonics at alam niya na mag-isa basahin yung mga pinapabasa natin. Kagaya nito, on. Manisa-sound out pa yung mga yan. So, bakit kailangan pa lang sa umpisa ay mag-memorize? No, we're going to lead them to be struggling with their... Max was a fat lad. He had a sad hat. Hopefully, naiparating ko yung message na tatlong problems, which is leading to a struggling reader. So, yun lang, and see you on the next video. Always remember, a happy child is a happy mom. Bye!